10 things na dapat alam mo kung gusto mo magpapayat. Let's go! What's good, YouTube? Welcome back sa channel. Jacob Alava, kung bago ka dito. My name is Jacob. I'm an online IFPA sports nutrition coach. And today's video is going to be about 10 things na dapat mong alam kung magpapapayat ka. Before we get to the video, paki-like and paki-subscribe sa channel. So hit that notification bell and let's get to the video. So first things first, kung gusto nyong pumayat, kailangan naka-calorie deficit kayo. Regardless of what diet that is, kung keto, kung paleo, or even yung extremes na water fast or mga no rice diet, that all puts you in a calorie deficit, kaya siya gumagana. Kung hindi ka naka-calorie deficit, hindi ka papayat. Ganun lang talaga siya, guys. So how do you create a calorie deficit? One, by eating less, being in a deficit, or by moving more or exercising more. So for me personally, maganda a balance of both. Have a little bit of exercise and still try to manage your overall calorie intake. Kung hindi kayo naka-calorie deficit, guys, hindi talaga kayo papayat. That's why all other diets work without them saying na naka-calorie deficit ka, naka-calorie deficit ka. So yung mga nakikita mong nag-water fast, yung mga nakikita mong nag-no-rice diet na sinasabi nila just cut this out, tapos papayat sila, it's because naka-calorie deficit sila. So if you're looking for miraculous ways to lose weight, I'm sorry, there is none but only a calorie deficit. Health does not necessarily equate to weight loss. Magkaibang konsepto yan. When it comes to weight loss, quantity pa rin ang pag-uusapan natin. Kahit sabihin natin kumain ka ng junk food, pero naka-calorie deficit ka, papayat ka. Compared to pag sobrang healthy ng kinakain mo, pero naka-calorie surplus ka, hindi ka papayat. Ang problema sa Pilipinas, namamarket ang healthy as something that can help lose weight. Hindi. So for example, kahit kumain ka na sobrang daming lean meat, nang hindi ka nagra-rice, puro gulay, pero yung calories mo, sobra-sobra pa rin, hindi ka talaga papayat lang. On the other end, kung kumain ka ng junk food or ng processed food, pero nang calorie deficit ka, papayat ka dun. Now, magkaibang konsepto ang health tsaka weight loss. We want the in-between. Mas maganda kung yung kinakain mo, nutritious na, tapos naka-calorie deficit ka. Pero once in a while, okay lang naman kumain ng mga food na masarap. Gusto kong tandaan nyo na hindi porket healthy ang isang bagay, papayat ka na kagad. Kailangan pa rin, regardless of what you eat, naka-calorie deficit ka kung gusto mong pumayat. Do not view food as good and bad. Instead, view them as calorie dense or nutrient dense. Ang problema kasi ngayon, lalo na sa Philippines, is nalilabel ang pagkain good and bad food. So yung mga tao parang, okay, kain ka nitong gulay, good food yan. Tapos ang isang burger, pizza, or other things, sasabihin bad food yan. The moment na mag-label ka ng food as good or bad, magkakaroon ka ng stigma against it eh. Magpo-form ka ng masasamang habit kung ganun. Kasi matatakot ka na sa certain food just because na-label siya as bad. Dapat iniisip mo, itong food na to, hindi man siya ganun ka-healthy, hindi siya masama. I can have it once in a while. I'm not a fan of cutting out certain foods sa diet. I'm all about moderation in your diet. Kasi kung mag-completely remove ka ng something, ikikrave ng katawan mo yan. Lalong-lalo na pag gustong-gusto mo yung bagay niyo. So for example, yung mga nag-no-rice diet, para sa akin, hindi yan ang best way to lose weight. Mabilis siya sa start kasi nga mawawalan ka ng carbs, mawawala yung water weight mo kagad. Parang keto, ganun. So mabilis yung results niya kagad. Pero once mag-plateau ka, saan ka papupunta? Diba? Ano pang ibababa mo? Alam mo naman magtatanggal ka ng protein or mag-i-increase ka ng activity. Eh since wala ka nang carbs, mag-i-increase ka pa ng activity. Hindi siya masyadong efficient. Instead na mag-cut out ka ng food groups completely, incorporate mo lang sila sa diet mo in moderation. As long as you can have a little bit, okay lang. Hindi naman yung complete removal. The faster the weight loss, the unhealthier it is. Ang weight loss, dinadahan-dahan yan. Hindi yung biglang in 1 week, nag-lose ka na agad ng 10 pounds. Diba? That's very unhealthy. Kasi hindi lang fat yung nalulose mo.
may muscle na yan for sure. Kung sobrang deprived ng katawan, kung sobrang bilis, kinukulang ka ng nutrients kasi malamang it's either you're overworking yourself, masyado ka maraming exercise, or sobrang konti ng kinakain mo. Now, pag sobrang konti ng kinakain mo, hindi good yun kasi makukulangan ka ng vitamins and minerals. Based on my own personal experience and coaching other people, kung gaano mo siya kabilis na wala, ganun din siya kabilis pabalik. Now, sabihin natin extremes yung ginawa mo, sobrang bilis ng weight loss mo, mahahalata ng katawan mo yan. Your body is so smart, alam niya kapag nade-deprive siya. The more na nade-deprive yung katawan mo, the more na maghahanap yan. Yan yung tinatawag na binge cycle. Deprive mo sarili mo, pumayat ka nga, pero at the end of the day, pagkatapos na nun, magbibinge ka. This is very unhealthy kasi minamadali mo. Ma-achieve mo nga yung results na gusto mo dun sa crash diet mo or sa mabilis mong pag-diet, mamaintain mo ba yun? Masusustain mo ba yun? Hindi mo siya masusustain kasi ginawa mo, binigla mo katawan mo. So, where do you go from there? So, balik ka sa normal kain mo. Balik ka sa overall quantity na kinakain mo. So, babalik at babalik yung weight mo. Mag-focus ka sa sustainable habits, small changes to your daily life. Being fit is all about lifestyle changes. Kung makita mo yung mga fitspirations nyo, yung mga katawan na gusto nyong matulad, body goals, yung lifestyle nila kakaiba. They always watch what they eat, conscious sila, at at the same time, lagi silang active, lagi silang may exercise. If you want to look different from everyone else, you have to do things differently from everyone else. Yung sinasabi kong focus on small, sustainable lifestyle changes, hindi yan yung magka-cut out ka completely ng rice. Pwedeng for a certain day, i-limit mo yung rice intake mo. But for example, magtatanggal ka ng sugar, magtatanggal ka ng dessert. Instead na magtanggal ka completely, why not just taste or have a smaller portion? Yung mga ganyang lifestyle changes, guys, it goes a long way, lalo na kung masanay ka. So instead of removing something completely, pwede mo namang bawasan, konti-konti, dahan-dahan. You have to have structure or a clear goal. Guys, mahirap yung sinasabi nyo lang, gusto kong pumayat, diet start tomorrow, yung mga ganyan. Pag wala kang plano, walang structure, you will fail. Parang nanguhula ka lang eh. Parang hindi mo siya sineseryoso. Pag may goal ka, siseryosohin mo talaga siya. Hindi extreme goals na I want to lose 10 pounds in 1 week, di ba? Huwag ganun. Dapat I want to lose, let's say, 2 pounds every week or every 2 weeks and reach this goal by the end of the month. Parang ganyan, baby steps and small achievable goals. Kasi kung iset nyo rin na hindi naman posible, most likely hindi nyo rin siya magagawa. The weighing scale shouldn't be your only measurement. Guys, kapag tumutungtong kayo sa weighing scale, hindi kasi accurate yan all the time. Maraming factors na nag-a-affect sa weight mo. And that's your water, your sodium intake, your carb intake. So maraming factors. Magpa-fluctuate yan lagi. Even if naka-calorie deficit ka, minsan aakit pa yan. Ganun lang talaga katawan natin. Instead of focusing on the scale weight, lalo na kung nag-exercise ka or nag-resistance training ka, you can take measurements, you can take photos of yourself, different angles, para makompare mo siya. Kasi baka gumagana naman yung diet sa inyo, pero hindi nyo lang siya nakikita sa weighing scale. Possible na nakikita nyo siya sa mirror, or possible nag-iiba yung measurements nyo. So don't always just rely on the scale. Kasi you will be miserable if yung scale lang yung lagi nyong tinititigan. To address your family, your friends, your loved ones. Guys, yung surroundings nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, laking factor nyan sa success ng goals nyo. Kung may support group ka, mas madali. Kung walang supportive sa goals mo, napakahirap niyan. Kusang, kailangan talaga yung discipline and willpower mo, ibang level. Which is not the case for most people. A lot of people that have coached, kadalasan, nagfe-fail lang sila kapag nahihirapan sila sa temptation na dinala ng family, friends, or loved ones nila. So guys, kung magpapapayat kayo, tell your family, tell your friends, and if they love you, they will support you. Kasi kung matimbang talaga sa'yo yung goal na yun, they will support you. Now, kung hindi sila nagsusupport, pakita nyo muna sa kanila na seryoso kayo. Sa start kasi, isipin ng mga family, friends nyo na parang, wala lang yan, di naman gagana yan. Pero if you really show them na you are structured, you are setting a goal, and gusto mo talaga pumayat or to lose weight, and if they love you, they will support you on this journey. You have to expect na hindi siya magiging madaling proseso. And let's say if you're coming from a bigger size, it's gonna take longer than you expect.
videos. Isipin mo how long it took for all that body fat to accumulate in your body. It will take time and mahirap siya because there will be temptation everywhere and you will have to resist a lot of the temptation. Kung madali siya, edi lahat ng tao payat or lahat ng tao fit. Kung madali siya, hindi mo papanoorin tong video na to. There will be moments in your life na sobrang matatempt kayo, but you will just have to power through. And even if you feel like gusto mo na mag-quit, those successful transformations are those people who never stopped, people who did not quit. Kaya nga, kailangan you have to make the diet as sustainable as possible. Kung hindi siya sustainable, you are setting yourself up for failure. With that being said, kung nasa proseso kayo of trying to lose weight or gusto nyong pumayat and you are faced with temptation, gusto ko lang isipin nyo na food is just food. It will always be there. Never yan maubos. You will always get another opportunity to eat it. Kaya your discipline will go a long way. You will fail. And that's okay. It's normal. Just get back on track kaagad. Lahat ng kilala kong nag-try mag-diet, kahit gaano kagaling, kahit ako, nung nagsa-start out sila, they fail. Mapapakain ka talaga, matatempt ka. Magkaka-moments na hindi ka talaga mapapadiet. There will be moments na back against the wall, mapapakain ka talaga. With that being said, wag na wag nyong iisipin to punish yourself. That's what I tell my clients always. Take it easy on yourself. If napakain ka ng masarap na food, it's okay. It's meant to be eaten anyway. Just get back on track. Normal yan. Even ako guys, even when I'm trying to cut, napapakain ako ng things na masarap. Just be kind and take it easy on yourself. Don't be hard on yourself. If mag-fail man kayo or may nakain kayong hindi nyo dapat kainin or sumobra yung calories nyo, live to fight another day. Ayokong isipin nyo, I have to punish myself kasi napakain ako. No, that's how you create terrible habits. Huwag nyong paparusahan yung sarili nyo in case nag-enjoy kayo ng konti or sumobra yung intake nyo. Do not view exercise as form of punishment kasi typical ginagawa ng mga tao, dami kong kinain, dapat mag-cardio ko, sobrang dami, dapat mag-exercise ako, kailangan ko i-burn, or bukas di na ako kakain. No, take it easy. If it happens, just get back on track the next day. Ganun lang siya kasimple. Forgive yourself. It's normal. Kasi, as I've said, kahit ako, it happens to me. My clients, it happens to them. When that happens to them, I just remind them na, you know, may goal ka. And live to fight another day. Yan din kasi yung problema dito sa Philippines. Marami ako nami-meet na coaches na, ah, kumain ka ng marami ito to workout natin. Paparusahan kita. If that keeps happening, yung tingin mo sa workouts magiging negative. Instead of viewing working out and exercising something fun and something you can incorporate in your life, ang nanyanyari, naging punishment siya. Kaya sobrang daming tao ayaw nag-exercise. They feel na exercise is punishment. Do not view exercise as punishment. So ayun guys, 10 things na dapat yung i-expect or dapat yung malaman kung magpapapayat kayo. I cannot stress yung lifestyle changes enough. Dapat nagpo-focus kayo dun instead of quick fixes. Again, makuha mo nga yung results dun sa quick fix, hindi mo naman siya masusustain in the long run. We're all about changing healthy habits leading to a better, healthier, fitter lifestyle. So that's the video. If you're new here, paki-subscribe, like the video, share it, and see you all in the next one.